depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so good evening everyone at lahat na nakakapanood ng channel ng Philippine Dating X, Philippine Dating Coach. So how are you guys? And ayan, nagsama-sama na naman tayo dito sa channel na to dahil hanggang ngayon di pa kayo nakaka-move on sa mga ex nyo. Di ko alam anong problema nyo. Pero yeah, let's continue this journey, right? Hopefully, darating ang panahon na hindi nyo na kailangan yung mga advice ko. Pero kung sakaling kailangan nyo man ng advice ko, marirecommend ko na mas maganda kung kausapin nyo ako para mas alam nyo yung gagawin nyo. So, diretso lang kayo sa page namin sa Philippine Dating Coach sa Facebook. Message nyo si Jerry. And makipag-usap kayo sa amin para alam natin kung ano nga ba talaga yung pinakamagandang gawin dyan sa specific situation na meron ka. Dahil kadalasan, yung iba nagpapaschedule lang after 6 months nilang mapanood yung YouTube ko. Kumbaga, nagkalat na sila na nagkalat bago pa nagpa-schedule, di ba? So kung gusto mo ako makausap, just give us a message sa page namin. And at the same time, diretso kayo sa channel ni Coach Kim. Para lang to sa mga babae. Sa mga lalaki, huwag kayo hindi diretso dito sa channel na to. Coach Kim, dahil ang tinuturo ni Coach Kim Lance ay tungkol lamang sa mga kababaihan kung paano maging attractive at paano huwag maging toxic. Yan yung pinaka tinuturo ni Coach Kim Lance. And to become far from average sa ibang kababaihan. Okay? So, that's what you need. At sa mga kalalakihan, diretso kayo sa Red Pill channel natin. Red Pill channel, okay? Dun sa Andre Baze na channel, dun sa Wisdom of Baze. So, kita-kita tayo dun. And right now, kapag ginawa mo to, siguradong mamimiss ka ng ex mo. Kapag ginawa mo ito during no contact. Ano ba yung mga nangyayari sa no contact during that time? During the time kasi ng no contact, from the word itself, no contact. So, hindi mo siya kinokontak. So, sa katotohanan ng lubos, kahit wala kang gawin, pupwedeng mamiss ka ng ex mo during this time. And what is the reason? The reason kasi is kapag may nagko-contact kayong dalawa or kapag nag-uusap kayo, that will be the time kasi na parang wala siyang mamimiss. Pero kapag hindi na kayo nag-uusap, dun at dun ka pa rin niya mamimiss. In a matter of fact, sa paglipas namang ng mga ilang araw, mga panahon o mga buwan, malilimutan ng ex mo yung mga naging atraso mo. Kung ikaw man ang may atraso sa kanya, kasi nga nasa no contact period kayo, magkakalimutan kayo ng atraso eh. At ang maaalala nyo na lang, yung mahal nyo yung bawat isa. Gusto mong dumating ang ex mo sa point na malaman niya sa sarili niya na mahal ka niya? Ang pinakamagandang gawin mo, magpamiss ka. At syempre, common sense lang, di ba? Para magpamiss ka, huwag ka lang mag-no-contact. Huwag ka lang mag-contact. My point is, all you need to do is just to do the no-contact rule. So, during this time, I just want you to relax dahil kapag nag-no-contact ka, baka bumaliktad yung mangyari at ikaw ang makamiss sa ex mo imbis na ikaw yung mamiss niya, ikaw yung nakamiss sa kanya, di ba? That's actually possible. Why not? Dahil kadalasan sa mga kliyente ko tsaka mga nanonood ng channel nito, ang lalakas ng loob na mag-no-contact. Tapos, sa kanila din pala tatama yung no-contact. Nagigets mo yung point ko? Parang ginamitan mo ng teknik yung isang tao tapos sa'yo pala tumalab, hindi sa kanya, di ba? So, I think, bago nyo i-apply ang no-contact, kailangan nyo ng proper education na no-contact is really, really painful to start with. Sobrang hirap simulan ng no-contact. Kaya bago mo simulan yan, pag-isipan mo muna ng maigi. Isipin mo muna kung eto na ba yung right timing para mag-no-contact ako o hindi pa ito yung right timing para mag-no-contact ako. Kasi kapag nag-no-contact ako nang wala sa timing, mataas ang chance na sabog-sabog ang mangyayari sa akin. Mataas ang chance na mamimiss ko yung ex ko at ahabol-habulin ko siya. Pero kung ito na yung right timing para mag-no-contact ako, kailangan kong tanggapin ang consequence. At ano ang consequence? Yun yung may tendency na mamiss ko din yung ex ko. So, dalawa kayong makakamiss sa bawat isa. And I can assure you na during that time, yung mga sins o yung mga kasalanang nagawa nyo sa bawat isa, it will be forgiven paglipas ng mga panahon. So, ang kailangan nyo lang matutong maghintay. And after no contact, mamimiss nyo rin naman ang bawat isa.
And at the same time, ikaw sana, during the no contact, kahit na may miss mo yung ex mo, sana, in your mind, nag-move on ka na kahit papano. At natututo ka na rin na alagaan yung sarili mo. Dahil kapag hindi mo na alagaan yung sarili mo during this no contact period of time, baka ikaw naman yung madali ng sarili mong gawa. Kaya I want you to be prepared. It is painful. I want you to become mature enough and to understand that this is the rule of no contact rule. Okay? And by the way, sa mga kliyente ko dyan, alam nyo ang pakiramdam kung paano mag no contact, di ba? And most of them, alam nila na it is really, really painful. But if you know how to endure it, and you know how to become happy, hindi naman talaga siya painful kung magaling ka lang gumamit eh, di ba? So, kung magaling ka gumamit ng no contact, hindi siya magiging painful. At the end of the day, everyone must be happy kapag kapag na-apply natin ito ng tama. Tendency, pag na-miss ka ng ex mo, babalikan ka niya, pakakapag-usap din kayong dalawa. Pero please lang, nakikiusap ako sa'yo, huwag kang magpabara-bara at huwag kang masyadong magiging mahina. I want you to become strong enough and to improve during these days, okay? I know it's tough, I know it's hard, but believe me, everything is worth it kapag nagtiwala ka lamang sa proseso. So, thanks for watching.